Nauwalin na po ang totoo. Bali po, sir. Tinatanong kita, alin ang totoo dun sa dalawa? Kasi dalawa ang statement mo eh. Sinabi mo dun sa pagtatanong ng isa sa aking mga kasamahan, doon sa raid na ginawa ninyo, ay nakita ninyo yung mga dokumento na merong 5.1 billion transaction. Pero nung si Honorable Paduano ang nagtatanong sa'yo, sinabi mo, AMLAC ang nagsabi sa'yo. Definitely, Colonel Marcos, you're lying. Want me to get the records or the minutes of this hearing? Sir, kahit na may edad ako sa'yo, pero matalim pa rin yung aking pag-iisip. Sir. Eto ah, i-hold ko muna. Yes, Chairman Jacob. Mr. Chair, ang tanong ko lang, sabi mo na naman ngayon, nautusong ka ni General Lubusan, who I presume was the chief of the CIDG then. Yes, sir. Siya ang boss mo. Inutusan ka, sinabihan ni General Lubusan yung dalawang AMLAC na pumunta sa iyo kasi ikaw ang nakakalam. Tama ba yung pagkarinig ko sa sagot mo? Opo, sir. Tama po, sir. Ano yung bagay na iniimbestiga ng AMLAC? At bakit lumabas doon yung 5.1 billion na sinasabi na financial transaction ni Mr. Kerwin Espinosa? Kasi during that time, sir, I was dahil ako ang regional chief ng CIDG. Sinabi ba nila na ang iimbestigahan nila yung financial transaction ni Mr. Kerwin Espinosa? Yes po, sir. Yun ang specific na pakay nila, sir. Ay, mandatory na sabihin mo yung pangalan ng dalawang AMLAC. Opo, sir. Chairman, can I proceed? Thank you, Chairman Jacob. Now, you should submit in this committee the names of that two lawyers from AMLAC before we end this hearing. Or else, this committee will be pushed aside to in contempt, Colonel Marcos. Sorry. Sige, is po, it sir. I-re-recall ko, sir. Now, let me proceed, Mr. Chairman. You mentioned, kaya tinanong kita kanina kung lawyer ka eh. Kasi you mentioned about compelling reasons for the issuance of search warrant. Yes, sir. Oh, matanong nga kita, what is the compelling reason to issue search warrant inside the jail? And it happens that only once, Colonel Marcos, it happens not only once. It happens twice during your time. Yes, sir. Tama? Yes, sir. Twice nangyari. Yes, dalawang beses, dalawa ring tao ang namatay. Yes, sir. Na mga allegedly drug lords. Opo, sir. Oh, now, please answer what are those compelling reasons? Kasi nandito taga DOJ. Tatanungin ko. Yung usually, sir, pag nagkakaroon kami ng application on other areas, hindi doon sa jurisdiction ng judge, sir, na nakakasakop doon sa dapat a-applyan namin ng search warrant na lugar. Ang isang compelling reason... Also in relation, as a witness, in relation to the extrajudicial killings that happened in Cebu City. And Quezon City. So... Congressman Jacob, you're now recognized. Thank you, Mr. Chair. Natanong na yung karamihan na tanong. But first, may ask Pedea. How was the late Mayor Rolando Espinosa and Kerwin Espinosa described in the original list of the war against drugs? Ano po ang naka-describe doon sa inyong files? Your Honor, in the original list, they were described as drug lords. Both of them? Yes, Your Honor. Okay. Now, Mr. Espinosa, hindi ko na po kayo tatanungin tungkol doon sa event sa tatay ninyo. Kasi, as your lawyers very well know, I consider them as hearsay. Kasi hindi first-hand information yung sagot mo sa akin. Di ba? And you can ask your lawyers
Tama rin po ba? Yes. Now, ang gusto ko lang pong tanungin sa inyo is doon sa inyong affidavit, sinabi ninyo na sumunod lang kayo sa plano. Ano po yung plano na sinasabi ni then Chief PNP Bato de la Rosa? Pakilinaw po yun. Sa Mr. Chair, sa pagkaintindi ko na, na plano sa patungkol doon sa sinasabi ko, ang plano ay idiin ang mga taong binigay niya na pangalan, idiin sa kalakaran ng droga at protector ng droga. Specifically, si Senator De Lima. Senator Laila De Lima. Peter Lim. Peter Ko. Lovely Impal. Yes. At General Luot. Dahil nung panahon na yon, nagkakaroon ng hearing sa Senado tungkol sa participation ni Senator De Lima sa illegal drugs doon po sa Bilibid. Tama po ba yan? Yes po. Yes, tama. Now, noong panahon na yon, yung driver ni Senator De Lima nagtago, di po ba? At na eventually nahuli. Oh, tama po yun, Mr. Chair. Kaya nung ikaw ay nanggaling o nakuha sa Dubai, dinala ka rito sa Camp Crame, doon kayo nagkita ni Mr. Dayan? Hindi po kami nagkita, Mr. Chair. Through cellphone lang po kami nag-usap at hindi kami nagkita personally. Bakit kayo dapat mag-usap? Kanino pong utos? Kay General Bato po, Mr. Chair. Ano dapat yung pag-usapan nyo sa utos ni General Dalaro? Mr. Chair, mag-usap daw po kami, Mr. Chair, ng tungkol doon sa mga date na binanggit namin at sa mga lugar na nangyari, kung saan nangyari, kasi hindi nagkatugma ang mga statement namin sa panahon na yon. Bakit kailangan magkatugma yung statement mo at saka statement ni Dayan? Para siguro, Mr. Chair, na kapaniwala ang isang senaryo. Kasi kayo po ay resource person dun sa Senate hearing? Yes po, Mr. Chair. Okay. Anyway, alam mo naman siguro habang ikaw ay nandun sa Abu Dhabi na merong sinabi si President Duterte na based on reports during that time, shoot them if late Mayor San or San resist arrest. Nalaman mo rin ba ito? Opo. Yun din ang dahilan na hindi, ang plano ko talaga, hindi na talaga umuwi dahil ako mismo nakakita sa balita sa CNN na sinabi ni Presidente na pusila basta musukol. At nalaman mo rin ba na si Gerald De La Rosa, who was then the Chief PNP, ay nagbigay ng shoot on site order laban sa iyo when he stated in a news article, De La Rosa to Abuera Mayor San, surrender or die? Yes po, Mr. Chair. Yung tatay po ninyo sumuko sa authoridad noong August 2016. Tama po. Tama. Tama po, Mr. Chair. And unfortunately, November 5, patay po siya. Opo, Mr. Chair. Yes. Anyway. Now, meron ding ang happy ng Abuera noon ay si then Major Jovi Espinido. Oh. Yes po, Mr. Chair. At alam mo rin ba na pinag-re-resign niya yung tatay mo? Panahon na yun? Oo. Na sinabi yun sa akin ng daddy ko na pinilit siya ni Espinido na bumaba sa kanyang pagka-mayor, mag-resign na daw. And
And there was also a raid conducted on your parents' house, which allegedly yielded 88 million worth of shabu. Yun ang nakalagay sa report ng mga police, Mr. Chair. So, alam mo na nangyari yun? Opo, Mr. Chair. Meron ka bang naging girlfriend na Ana Lu Laguno? Naging asawa ko po yun si Ana Lu Laguno po, Mr. Chair, nung ako ay na-detain sa Cebu City Jail. Naging asawa mo nung ikaw ay na-detain? Opo. Doon kami nagkakilala sa loob, Mr. Chair. And naging asawa mo siya. Ano naman ang kaugnayan yung dalawa kay Jeffrey alias Jaguar Diaz na isang drug lord din who was allegedly killed in Las Piñas? Pakiulit po, Mr. Chair. Ano po ang kaugnayan nyo, dalawa, kay Jeffrey Diaz alias Jaguar, a drug suspect allegedly killed in Las Piñas? Yung asawa ko po, Mr. Chair, may relasyon, parang naging girlfriend, naging kabit ni Jaguar Diaz po, Mr. Chair, sa panahon na yun. At iniwan ako. Oh, naghiwalay kayo at sumama kay Sir Diaz. Anyway. Opo, Mr. Chair. Doon din sa panahon na yon, nung kayo po ay nasa kustudiya ng ating otoridad, sinisigaw mo nung panahon na yon na you will tell all but you're not a drug lord. Pero doon sa listahan ng original list ng drug watch, ang description po sa inyo ay kasama sa drug lord. Kaya una kong tinanong yung PDEA kung ano ang meron o saan ka nakakategorize kayong mag-ama. Sabi nila, drug lord. So, pero nung ikaw ay nandito na sa ating bansa, you were shouting to heaven na sasabihin mo ang lahat pero hindi ka drug lord. Yun ang pinagsisigaw mo eh. Tama po ba? Opo, Mr. Chair. Hindi po ako drug lord. Sigurado ka ron? Opo, Mr. Chair. Ano kaya ang dahilan bakit nakalista ka na drug lord dun sa original list ng war on drugs? Hindi ko alam, Mr. Chair. O baka may gustong ma-promote at sa politika din. Na hindi po ako drug lord. Hindi po ako drug lord. Para sabihin ko sa taong bayan, hindi ako drug lord. Pero naging isang adik-adik ako. Naging drug user ako. 22 years ago, naging drug addict po ako. Pero hindi po ako drug lord. Yung mga statements mo doon sa Senado during the hearing, binawi mo lahat maliban sa isa. Yes po, Mr. Chair. Ang hindi mo... Binawi mo lahat yung sinabi tungkol kay Senator De Lima, di ba? Opo, Mr. Chair. Maliban lang sa isa na statement mo. Yung statement mo na paghihingi ni Colonel Marcos ng 3 million, yun ang hindi mo binawi. Tama? Tama po, Mr. Chair. At nakalista rito kung paano ang paraan, paano hiningi at paano ibinigay yung pera ng tatay mo, kami Colonel Marcos. Tama po, Mr. Chair. Yes. Thank you. Now, may know why Colonel Marcos is not around? Mr. Chair? Yes, wala po si... While waiting for the if I may just ask a short question kay Mr. Kerwin. Kerwin, ano bang negosyo ng pamilya nyo sa Albuera? May hotel po kami, Mr. Chair.
hotel. Hotel po. Pwede bang sa inyo yan, kayo may-ari mismo ng hotel? Opo. Pamilya nyo lang o may pamilya, mga kasosyo pamilya. Kayo? Pamilya namin po. Pamilya lang. Sige. Colonel Marcos is ready here. Please proceed. Yeah. Thank you, Mr. Chair. Colonel Marcos. Yes, sir. How long have you been in the service? Bali, nag 30 years, sir, nung May 2, sir. 30 years and May 2. Out of the 30 years, how long have you been with CIDG? Since July 2016 up to present, sir. Hindi mo sinasagot yung tanong ko eh. Gusto mo pa mag-addition pa ako o mag-subtraction eh. 16, kaya ako nga tinatanong sa'yo, ikaw dapat nakakaalam kung ilang taong ka na sa CIDG. 8 years, sir. 8 years. Continuous yun or may break? Continuous naman po, sir, except nung na-restrict, CIDG pa rin naman ko nung restrictive custody ako, pero until sa time na nakulong kami for 4 months, pero ano kami, sir, naka automatic leave of absence, pero CIDG pa rin yung unit namin. General Torre, is General Ernia present? Kindly please take your seat. Have you taken your oath, Sidney? Not yet, Your Honor. I'll kindly take your oath. Come, sec. Please raise your right hand. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this public inquiry, so help you God? Yes. Yes, sir. Thank you. Thank you, come, sec. General Ernia, how long should a police officer stay in a certain position pursuant to your rules and regulations? In our existing policy, Your Honor, for key positions like CIDG, as regional chief, the maximum tenure is 2 years, Your Honor. That's the maximum. But you maximum, can relieve. You have been relieving people even if they have stayed there in that position for only 1 year. That's possible, Your Honor. It's happening. It's not possible. It has happened. Yes, it's happening, yes. Your Honor. Hindi, huwag mong sabihin na it's possible kasi ginagawa ninyo eh. Now, Gerald Torre, is that also your policy at the CIDG? Are you following the policy of your national headquarters? Yes, sir. And may I know why Colonel Marcos is still occupying that post? Sir, he is already relieved, sir, since 2 days ago, sir. 2 days ago. So wala na. Yes, sir. So ngayon yun lang sinunod. Nung dumating ka, saka lang nasunod yung policy. Kasi nung panahon ni... kasi tinanong ko rin yan nung nandito si General Karamat eh. And he was not able to remove Colonel Marcos from that post. Kaya tinatanong ko. Thank you. Now, kanina, Colonel Marcos, you stated na yung 5.1 billion na financial transaction ay nanggaling sa AMLAC na kumausap sa iyo sa isang una, sa isang seminar, pangalawa, nung nautusan ni Gerald Ubusan na pumunta yung mga AMLAC representatives doon sa lugar mo, sa jurisdiction mo. Tama? Yun ang sinagot mo kanina, Colonel Marcos, di ba? Sir, pardon po, sir. Hindi ko na masyadong maklarify yung question. Pasensya na po. Sinusundan ko lang yung katanungan kanina ni the Honorable Paduano. Ang sinagot mo kanina tungkol dun sa 5.1 billion na financial transaction ni Mr. Kerwin Espinosa ay
nanggaling sa dalawang AMLAC representative na una sinabi sa iyo sa isang seminar, pangalawa, binago mo, sinabi nung dalawang AMLAC representative nung inutusan o sinabihan ni General Obusan na pumunta sa iyo sa jurisdiction mo. Tama? Opo, sir. Tama po, sir. Oh. Ang pangalan po niya, sir, Attorney Josipo Stambago. Bakit kanina nung tinatanong ka ni Honorable Paduano, Juan? Sir, hindi mo masagot-sagot kanina. Nagtanong po ko sa mga kapwa RC ko nung panahon po ni General Obusan, kaya po nakuha ko na po yung pangalan. Well, so, sinasabi mo na yung financial transaction na worth 5.1 billion ay AMLAC ang nagsabi. Yes, sir. AMLAC po. Taga-AMLAC po, sir. Kanina, lumabas yung 5.1 billion transaction na yon dahil nakasama sa ebidensya niyo na nakuha sa raid na ginawa niyo. Now, alin na po ang totoo? Bali po, sir. Hindi. Tinatanong kita, alin ang totoo dun sa dalawa? Kasi dalawa ang statement mo eh. Nag-umpisa po yung... Kanina, ang sinabi mo dun sa pagtatanong ng isa sa aking mga kasamahan, doon sa raid na ginawa ninyo, ay nakita ninyo yung mga dokumento na merong 5.1 billion transaction. Pero nung si Honorable Paduano ang nagtatanong sa'yo, sinabi mo, AMLAC ang nagsabi sa'yo. Definitely, Colonel Marcos, you're lying. Based on the figure po yan. You want me to get the records or the minutes of this hearing? Sir, kahit na may edad ako sa'yo, pero matalim pa rin yung aking pag-iisip. Sir, pwede pa ko mag-explain ng konti, sir? Hindi, sagutin mo muna ako. Alin ang totoo dun sa dalawa? Yun ang tanong ko, hindi mo pa sinasagot eh. And I can cite you for contempt. Bali po, sir. If you fail to answer, because under Section 11, failure to answer any question from any representative of this House will merit contempt. Totoo po yun, sir, na... Alin ang totoo? Binigay po, totoo po yun, sir, na binigay ng AMLAC yung information sa figure, pero totoo din po, sir, na based sa raid na ni Espinido, doon namin nakuha ang impormasyon sa Blue Oceanic Corporation Textile na binigay namin si AMLAC para tingnan, kasi silang na lang naman, sir, ang nakakakita sa bangko kung magkano, sir, ang laman. Di po wala kaming idea during that time the raid, nung pinailan namin ng kaso, ang meron lang kami, yung pangalan lang ng corporation. So binigay po namin yan sa AMLA, sila po ang nag-imbestiga kasi wala pong kapas ang PNP. Kaya later on, sir, nung nakita kami... May naunang nagtanong sa iyo na congressman dito. And you said na ikaw nga sumagot eh, na during the implementation of the search warrant, you found documents on money laundering amounting to 5 billion. Yun ang sagot mo kanina eh. Tapos nung si Congressman Paduano na nagsasabi, sinabi mo na na ang nagsabi doon sa 5.1 billion na yon ay yung taga-AMLAC. You're imputing wrongdoing to representatives of the AMLAC because I know na hindi dapat nila sabihin yun. Hindi naman... Siguro, kasi sir, kung kami nga nagtatanong sa AMLAC, hindi nila sinasabi. Siguro, sir, na-confuse lang yung pagbigay ko ng information. No, so, would you say na yung pagking confused mo, you lied? Hindi naman po, sir. Kasi nung mag-grade po ang CIDG at saka si Espinido, doon po namin nakita yung mga cheque, sir. Kung kanino inisyo, sino po yung mga involved. So, obligado po kami mag-report po sa higher headquarters na ito po yung mga na-found out naming documents. Tapos po, ito po, ipinasa po sa AMLA, in which po, nag-feedback po yung AMLA sa amin kasi kami man po ang nag-request ng investigation doon, sir, sa mga account. Kaya po kami, sir, sinabihan na yung laman nung account, ganito po kalaki. I would like just to advise you, Colonel Marcos, na you should be forthright in your answers to the questions propounded by members of this committee. Yes, sir. Sorry. Ayaw namin yung nag-flip-flop ka. Maliwanag siguro yun. Yes, Your Honor, Mr. Chair. Yes. Kaya nga sabi ko, antayin mo na ako ang magtanong sa iyo.
Yes, Mr. Judge. Yes. Now, on August 12, 2016, jailed drug lord Edgar Alan Alvarez was shot dead inside the maximum security compound of the Leyte Regional Prison in Abuyog, Leyte. Tama? Correct, sir. At kayo po ang nag-lead ng CIDG Region 8 sa operation na ito? Hindi po kami ang main lead, but our role, sir, is to the application of search warrant. It was led by the Police Regional Office 8, sir. It was led? By the mismo, sir, ng Police Regional Office 8. We, as supporting unit, our role was to apply for the search warrant. Okay. Sige. Alam mo, iyo, huwag mo akong pagbubulahin sa operation ng CIDG. Kasi naging chief ako ng NCR CIDG hanggang ako yung naging head ng National CIDG. And you're not being forthright in your answers. Now, doon sa, yun yung una na nag-apply kayo ng search warrant sa isang detention center. Tama? Sa Abuyog, sir? Abuyog po. Yung kay Alvarez. Opo, sir. Sa Abuyog Penal Colony. Yes, yun nga yung first. Yun yung first. Kasi tinanong ka kanina ng isang kasamahan ko rito whether meron pang nangyari na nag-apply kayo ng search warrant sa isang detention center. Sabi mo, oo. Opo, sir. Oo. Pero dadalawa lang yun sa buong Pilipinas. Ano sa tingin mo? Sa iyo lang nangyari? Meron pang isa, sir, pero hindi ko ka-unit, sir. Taga Pro 8, sir. It was led by Colonel... nag-apply din sila, sir, sa baybay ng City Jail. In-implement din po nila. Kaya nga, doon nga lang nangyari. If we go back to history, maski nung ako'y naging chief ng CIDG, walang nangyaring ganyan. Kasi ang protocol, nagkikipag-usap kami sa jail superintendent. Hindi ko alam kung kailan nyo binago yan. Ngayon lang nangyari sa CIDG, nag-a-apply ng search warrant sa isang jail facility, which is supposedly controlled by government. Di ba? Oh, sa inyo lang talaga nangyari. Yung sa amin during that time, sir, sinubukan lang naman po namin kung pa-aaprubang po kami ng judge, sir. Yun lang ang... Pero kung hindi tama naman... Tama yung sinasabi ni Honorable Paduano kasi may rason kayo. Di ba? Huwag mo na akong paikutan. Mas magaling ako magpaikot sa ulo mo. Okay? Meno, how many search warrants did you apply for dun po sa Abuyod kung saan nakadetain si Mayor Rolando Espinosa? Only one, sir. Isa lang po. Only one? Opo. Hindi kayo ang nag-apply ng search warrant for a certain Mr. Yap? It was on the same search warrant, sir. Dalawa po yung subject. Bali, dalawa sila, sir, na ano. May no. Are you telling the truth? As far as I can recall, sir. Sagutin mo ako, are you telling the truth? Yes or no? In my kung sumasagot ko kung hindi mo alam, In my honest belief, sir, isa lang po. Kasi ako po may hawak ng search warrant nung pumasok kami, sir. Isang papel lang po. Yung mga DOJ, pwede ba yun? You applied, based on official records, Colonel Marcos, you applied for search warrant on cells 1 and 2. Tig isang search warrant. Totoo po yun, sir. Dalawang cells, sir. Cell 1 and 2. Pero... Kita ka nga, dalawang search warrant, cells 1 and 2. Pero si Mr. Yap was detained sa cell number 7. Pero patay pa rin siya. Oh, sir. Parang totoo. Yes, yun ang sinasabi. Oh, totoo po yan, sir.